At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangwalong kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Pagkikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Daglakbay sila Hias, Pedro at Mariko papuntang Santa Ana. Ngunit sa kanilang paglalakbay, nakita nila na takot ang mga tao doon at nagsisitakbuhan. At nagtanungin nila kung bakit sila natatakot. Sinabi na may mampaminsalang kapre sa lugar nila. At yun ay madadaanan bago ka makapunta ng Santa Ana. At sa pagkasalubong nila ay ang kape, biglang binato ng puti si Pedro. Pinulugan nila si Pedro at may balak ang mga tao na labanan ang kape at kasama doon si Boy. At sumama si Pedro. Si Boy at ang subukan nilang atakihin ang kapre ay nagalit ito. At kinuha niya si Boy. Nede! Bakit po, Kapitana? Napatay niyo na ba yung kapre? Asan na po si Kuya Boy? Yun na nga eh. Kasi nahuli siya ng kapre. At natatakot kami kung anong gawin ng kapre yon sa Kuya Boy mo. Tingin namin, paglalaruan muna ng kapre yon ang Kuya mo. Napakasama ng kapre na yon. Kapre sa akin. Nakakatakot naman to. Ang baho-baho. Walang nagligtas sa akin dahil sa takot nila. Ayan na, papalapit na sa akin ang kapre. Ngayong nahuli na kita! Huwag kang malapit sa akin, kapre! May laruan na ako! Huwag kang lumapit! Huwag lumapit! Para naman may kalaro ako! Pedro, tulungan mo ang kuya namin. Tulungan mo siya. Kawawa naman ang kuya namin. Pero, Nene. Wala siyang magagawa. Sige na, Kuya Pedro. Iligtas mo ang kuya ko. Alam ko may magagawa ka. Minsan mo na kaming nailigtas eh. Sige na po. Alam ko na kaya mong iligtas ang kuya ko. Sige na po. Di namin alam kung anong mangyayari sa amin pag nawala ang kuya namin eh. Di ko alam kung kakain pa kami, kung makakapag-aral pa kami. Kaya kuya, tulungan mo naman. Nakikiusap ako sa'yo. Kung may magagawa ka, iligtas mo ang kuya namin. Tulungan mo kami, parang awa mo na. Sige, Nene. Magdadasal lang ako. Mm-hmm.
Yes, Mariko. Alam ko, mayroon akong responsibilidad sa aking ama. Pero di ko kayang magbulag-bulagan sa hinihingi ng mga tao. Hindi sila nagdalawang isip na kukupin ako. Paano ako magkakaroon ng lakas at tibay ng loob sa pagligtas tatay ko? Na mayroon akong mga tao na pinapabayaan at tinatalikuran. Binigyan niyo ako ng kapangyarihan. Sana naman, hindi lang sa iisang tao lang, kundi sa lahat. Boy! Boy, nasan ka? Uy, boy! Magparamdam ka nga! Uy, boy! Ano yun? Multo na magparamdam? Teka lang. Mabuti. Maghiwa-hiwalay na lang tayo. Kasi di natin makikita pagsama-sama tayo. Oo, mabuti pa nga. Oo, mas mabuti pa. Oh, Mariko, saan ka pupunta? At bakit ka nakahawak kay Pedro? Tayo ang magkasama, kaya wag mo akong iwan. Halika! Ikaw talaga, oo. Ay, naku naman. Sinabi ko naman sa'yo eh. O ano, sasama ka ba o hindi? Halika nga! Maglaro tayo! Laro tayong dalawa! Wala akong kalaro! Alam ko naman eh! Pagkatapos naging maglaro, papatayin mo ako! Eh, sige na! Wala akong kalaro! Sige! Maglaro tayo! Papatuin ko siya! Abantuhan pa lang gusto mo, ha? Laro tayo! Maglaro tayo! Aray! Ano na ba ito? Sakit ng paa ko. Masakit talaga. Ay! Nag-uumapaw talaga. Anong nag-uumapaw ang sinasabi mo dyan? Di nag-uumapaw ang kabaitan ng Pedro ko. Nakaka-inlove siya. Gusto mo bang kurutin kita, ha? Tumigil ka! Punta tayo sa Mandaron. Halika! Na naman! Kaya anong magagawa ko? E, talagang nakaka-inlove si Pedro eh. Ambay tumigil talaga ni Pedro. Ay naman, ano ba ito? Sakit ng paa ko. Eh, ano kaya kung mag-transform na lang tayo? Para hindi na tayo maglakad. Ano? Tumigil ka dyan, sabi! Boy, nasan ka? Boy! Asan kaya tinago ng kapre si Boy? Boy! Boy! Saan kaya hindi nala? Bakit di namin siya makita? Kao naman ang kanyang mga kapatid. Pag may nangyaring masama kay Boy, anong gagawin ko kung may mangyaring masama kay Boy? Oh,
Di ko mapapatawad ang aking sarili kung sakaling may masamang mangyari kay Boy. Maglaro tayo kay Bigal. Halika! Kapre! Ako ang harapin mo, huwag si Boy. Ako ang magkikipaglaro sa'yo. Huwag ka malapit sa kanya, Kuya Pedro. Sasaktan ka niyan. Siya ang masasaktan pag di kanya pinakawalan. Pakialamino! May liwanag mo nang nangyayalin sa katawan niyo? Ano yun eh? Kaya ko pa rin yan, ha? Huwag niya kong intindihin. Tulungan niyo si Boy. Pagkawalan niyo siya doon sa aula, ako na ang haharap sa kapinto. Papatayin ko kayong lahat! Ayun si Pedro. Nakikipaglaban na siya sa kapre. Liga na. Ililigtas natin si Boy. Buksan natin ang hawla. Wag! Magtataka yan. Teka, at may gagawin ako. Anong gagawin mo, mahal na Reyna? Manood ka lang. Papanain ko ang lubid. Ito! Bakit ka nananakit? Wala naman akong ginagawa sa'yo! Dahil nananakit ka sa mga tao? O hindi ako nananakit. Sila ang nauna. Kaya sinasaktan ko rin sila. Ngayon, ito ang sa'yo! Ano ko na gagamitin ang isang hiyas? Pedro! Anong ginagawa mo? Pedro! Ito naman ang para sa'yo! Yan lang bang kaya mo? Di ka makatama. Yan lang ba? Ano namang titira sa laro natin? Di ka makatama. Hindi naman ako nananakit. Anong hindi ka nananakit? Sinasaktan mo ang mga tao. Ano yung ginawa mo sa akin na binato mo ako ng putik?
At anong ginagawa mo sa mga tao dito sa Barrio Talisod? Sila yung nananakit sa akin. Sila yung nananakit. Gusto ko lang naman silang kalaro, kaibiganin. Kaya lang naman ako nagpakita sa gubat kasi wala akong kasama. Wala akong kaibigan. Gusto mo ba na lalayo na lang ako? Babalik na ako sa gubat? Sabi nila, papatayin nila ako. Ikaw, papatayin mo ba ako? Huwag mo akong patayin! Talaga bang wala kang intensyon na patayin sila? Oo! Wala akong intensyon na patayin sila. Ang gusto ko lang, magipagkaibigan at magipaglaro. Bakit ba ayaw niyo akong kalaro? Bakit ayaw niyo akong kalaro at maging kaibigan? Huwag niyo siyang saktan at patayin. Di siya masama. Wala siyang intensyon na masama sa inyo. Di siya mananakit. Gusto lang niyang makipagkaibigan at makipaglaro. Nakabilan ng kaya ang magugulong! Patayin natin siya! Kayo ang nagtangkang managit sa kanya dahil sa itsura niya. Ikaw, boy, sinaktan ka ba niya? Anong ginawa sa'yo ng kapre? Sinabi niya, gusto niya makipaglaro sa akin, yung lang. Kung ganun, kaibigan siya. Di siya kalaban. Di siya dapat katakutan. Kaya dapat na pakawalan ko siya. Eh, kapre, kung pakakawalan kita, ipangako mo na huwag mo silang sasaktan. Maipapangako ba na di ka na manggugulo dito sa Barrio Talisod? Pangako ko. Salamat, Pedro. Salamat. Saya-saya ko dahil ang dami ko na ang kaibigan ngayon. Kapre, tulungan mo akong magkararo ng booking ko, ha? Oo naman. Aayusin ko lang itong bubong ni Naboy. Pagkatapos tutulungan kita. Eh, salamat. Eh, pagkatapos gagawa tayo dun ng tulay para may daanan ng mga tao. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan kita, Babalo. Tutulungan ko kayong lahat. Lahat ng sira, ayusin ko. Walang sira ang ulo yung di ko lang kayang ayusin. Kaya, tutulungan ko kayo. Nene, yan ang pala si Kuya Pedro. Tingnan mo, dumarating. Kuya. Kaibigan ko na kayong lahat. Alis na si Kuya Pedro. Hindi ka na ba mapipigilan, Kuya? Mamaya may kantahan. Kakanta ang kaibigan natin. Oo. Para marinig mo naman ang maganda kong boses. Gusto ko sanang magtagal. Oo. Kaya lang may gagawin din ako na napaka-importante. Salamat pala sa pagkupkup mo sa akin, boy. Alam mo, kuya, kami nga ang dapat magpasalamat sa'yo eh. Kasi sa ginawa mo sa amin, kung hindi dahil sa'yo, hindi namin magiging kaibigan ng malaking tao ito. Di ba, mga kababayan? Tama. Pedro, salamat sa'yo. Kasi binigyan mo ng maraming kaibigan. Binigyan mo ako ng kaibigan. Hinayaan mo na maging kaibigan ko sila at hindi na nila ako katatakutan ngayon. Salamat, Pedro. Wala yun. Pedro,
Tanggapin mo ito. Gawa ko para sa'yo. Ito, souvenir para hindi mo ako makalimutan. Gabala ka pa. Salamat sa inyo. Alis na ako at paalam. Paano, Kapitan? Alis na ako. Salamat sa iyo, Pedro. Sana pagpalain ka ng may kapal. Paano? Tutuloy na ako, mga kaibigan. Salamat sa iyo, Pedro! Salamat sa amin! Sa iyong kabutihan! Ngayon, may kaibigan kami, malaking tao! At magliligtas sa amin! Oo! Ano kaya ang mangyayari sa pagpunta ni Pedro sa Santa Ami? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kamanata ng ating kwento na pinamagatang, ang pagkikipagsapalaran ni Pedro, dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.